protect the eagle's nest. The eagle's kasi nest. Ang gagawin nila ang gagawin kasi nila niyan, wawasakin talaga nila ang foothold ng Duterte sa Davao. Kasi Davao lang talaga. Kasi hanggang meron silang Davao, malakas ang hatak ng mga Duterte kasi nakikita yung governance. So kung wala na silang exhibit, wala na silang exhibit. Wala na. It's easier for... Yan ang kanilang dati. Kaya nga sabi ko nga, kung ako kay Sarah, tumakbo muna ako ng mayor uli ng Davao. So parang, kasi ang ganyan talaga ang gagawin nila, no? Na wawasakin talaga nila ang mga Duterte. That is their agreement with the yellows. With the campings. That is their common enemy. As simple as that. Ako bibigyan ko sa'yo na hanggang doon lang yung achievement mo. Pero, huwag mo sasabihin na tsaka yung achieve na mas maganda pa rin yung nagawa mo kaysa nagawa ni Duterte because ang kinaharap mo lang pandemic. Si Duterte, nung panahon niya, bakla lahat na halos ng media sa buong mundo, binababoy si Duterte, binababoy ang Pilipinas. Ganito ang Pilipinas, maraming patayan, gurguran, chorva. Pero look at him. 2017, 6.62. Actually, tama. Parang, that's his first year. Hindi siya naapektuhan. Sa sobrang pangit ng international PR laban sa Pilipinas noong panahon ni Duterte, hindi bumaba yung kanyang yung tourist arrival when in fact everyone was thinking na bababa siya. Yung hotdog ni Tommy. Ayun. Hindi, ano ka lang talaga yun sa Pilipinas. If the Philippines is left alone, it is more pragmatic. If it's not left alone, ang lakas ng loob. Alam mo yung mga kabarkada ninyo na duwag. Pag walang kakampi, mas kaya niyang i-manage yung relasyon niya ng congenial. Pero pag binubuyo, nagiging unreasonable. Nakikinig niya ang lakas-lakas. Diba? Ganyan. Mm-hmm. Diba? Ganun typical na, no? Na yung parang langaw na nakatungtong sa kalabaw. Yung ganong ugali, no? Ganyan. Ganyan ang ugali. Na parang pag kasi ganyan ang nangyari, kita mo, nung sa Sabah, hindi naman natin kakampi Amerika. So, anong ginawa natin? Actually, masahol pa nga nangyari sa atin. Dahil wala nga tayong, dahil gusto makipag-negotiate nun, ng I don't know, hindi maganda yung, all or nothing kasi ang Pilipinas, mahilig sa all or nothing. So, una yan, mag-all or nothing. All or nothing. Lalo na pagkatabi niya yung Amerika. Hindi, all or nothing kasi kakampi ko Amerika. Pero hindi niya alam. Hindi naman bet ng American all or nothing na stand. Bahala ka lang dyan. Bag ganyan-ganyan ka dahil wala lang. Gusto na kita pasayawin. Sayaw, Narda. Para may entertainment, no? Para may drama sa mundo. Pero wala siyang pakialam doon. Wala siyang pakialam doon sa mga hugot ng Pilipinas. Wala naman siyang pakialam. No? Kaya nga, mawala rin, mag-ano rin yan, huhupa rin yan, girl, huhupa rin yan. Ngayon lang sila makeme-keme, pero, Diyos ko Lord, parang, ay nako, ang pinag-aralan ko na ang 75 years worth of foreign policy scholarship tungkol sa Pilipinas, ay nako, dahil pare-parehong pattern. So parang, it will not be different. As simple as that. So, most likely, it will not be different. It will only be different if the universe diverges into two parts. Ganyan. Parang ganon. No, napakamalabong mangyari. So,
ayun lang, so sana po ay pakaramihan sa inyo within 10 years, magbago din, makikita nyo rin yung ano. Pero wag na sana umabot ng 10 years, tumaumpong na sana sila katotohanan. Pero marami kasing pera eh. Marami kasing pera pag sasayawin mo ang tugtog ng jukebox. Kusing up. Totoo. Ganyan. Maraming pera. Marami pang pera dyan eh. Pero pag... Tapos yung hanggat meron tayong mga diplomat na kagaya ni... Di ba? Ni Babes Romualdez. Romualdez. Ni Babe Romualdez. Ilan taon na ba si Babe Romualdez? Teka. Google natin real quick. Babes Romualdez age. Tinatanong mo ba kung nandun na siya sa ano? Average life expectancy. Hindi. Kasi kung buhay pa siya after 10 years... Ay, hindi na. 76 na siya eh. So, plus 10 years, 86. Parang, malapit na siya. Oh, malapit na yan, 76. Spent for, sa parang, okay, legacy. Actually, parang, ano na yan, ang ano na lang talaga yan is, at the, kaya nang sabi ko sa kanila, naku, hintayin nyo na lang, hayaan nyo na lang sila gumawa ng mga eksena. Kasi, kalatoy, may maglilinis din ito na parang so sasabi birthday daw. Na lang sarili niyo na linisin niyo ang mga kalat ng mga oh thank you so much Gcash. Happy birthday to you Gcash. Hindi ba ako tumatanggap ng kanta? Gcash lang po tinatanggap ko. Gcash. Ipaharam na ni Kate for the birthday. Ayaw mo makisalo. Taga lang ha. Ikaw muna dyan ha. Wiwiwi lang ako. Isas, ilang taong ka na? 42. Isas, ano yung greatest, ano yung biggest wish mo for this year sa birthday mo? For this year, wala. Naku-corny ako sa mga wish ng birthday. O sige, hindi na para sa sarili mo, para sa ibang tao na lang. Ayan, or for the country. Kasi alam mo, ikaw, ako medyo matanda ako, siguro 3 times sa'yo, no? Ang feeling ko kasi sa'yo, ikaw yung isa sa mga... yung intention mo sa country is genuine. Yan, totoo yan. Kahit yung sinasabi. Ah, talaga? Pag nilabas yung dugo mo na berde, ang lalabas dyan eh, gusto pa rin yung best for the Philippines. So, kahit ano pa yung facade, no? Yung bang ano na pinapakita mo, I know that your best intention is for the Philippines. Ngayon, can you please tell us, ano ba yung nakikita mo, ang greatest wish mo para sa bansa? Within a year, I just hope na magising na yung mga policy leaders na especially foreign policy, na parang, yun lang ano ko na, mga best, wala tong patutunguhan. Ano lang to, na parang yun ang ano ko na, sana itong mga to, no, they would have a moment on the road to Damascus na maisip nila ang interest ng bansa kaysa yung interest ng ano nila, ng pitaka nila. So, yun lang, na parang, Magkaroon sana ng enlightenment yung ating mga leaders. Thank you for your candor and naku grabe, feel na feel namin yan. Talaga. They need enlightenment, no? Na parang I don't know, siguro kung bawasan nilang pagdudrug eh, magkakaroon sila ng enlightenment. May bagong video na pinost si Libunaw. Tapos recent video lang to ni ano, Libunaw? Recent video lang to ni BBM. Grabe yung
ano, yung ngiwi niya doon. Kasi very recent na video. Yung ngayon lang na video. Tapos... Ito naman, baka naman nang... Baka lang naman nang gigigil. Parang walang... Parang walang explanation. Parang walang explanation yung ano niya doon. Bakit ito nagagandang girl? Oo, oh, parang... Ano pinagigigilan mo? Ano pinagigigilan mo? Bakit hindi mo pa... Bakit may sariling buhay yung panga mo? Diba? No, parang... I don't know. Ayun, parang... Yung mga ganyang chene nila, eh, kaya lalo sila pinag-iisipan, mga drogista sila eh. Nangangasim. Ewan ko, baka may explanation. Wala naman sila explanation, di ba? Pwede nyo nang sabihin kasi merong... Kasi si Duterte talaga, pag inaano mo siya, bakit ganito si Duterte, bakit parating may explanation, oy, bakit? Eh, meron akong ano, no? Meron akong ganito, meron akong ganyan. Eh, ito talaga, parang... Wala kaming pakialam kung anong sabihin ninyo. Eh, di... di ba ganyan talaga? Wala kami pakiela. And actually, sobrang ano talaga, yung pagka meron silang ginawang bagay na would otherwise, kung panahon ni Duterte yon, yung magwawala na talaga yung mga critics, Duterte would face them and explain. Pero sa panahon ni BBM, itong panahon na niya na to, may ginawa siya ng blatant act of oppressing the rights of the people. Pero dead ma yung mga usual na galit. Tapos tayong nagagalit, tayo pa yung pinapatahimik, nakakaloka. Diba? Kakaiba. Ayun lang. Teka, Gurgur Master? Hello? Hello, madam. Ay, ayan. Gurgur Master, ang tawag dito, balita mo naman kami, anong ganap dyan sa Land Down Under? Eto, gumagalaw na naman sila. Anong nangyari? Ba't ang daming mga pulis na tinanggal sa pwesto? Ano lang, tatlong possibilities, madam. Mm. First is, may kinalaman sa kay Pastor Kibuloy, ba't di nila mahuli-huli until now? Mm-mm. Second, baka in preparation for PRR disarrest. Mm-mm. Third, in preparation for the possible suspension of Mayor Baste. Mm. Yung pangatlong possibility yung kinatakot namin dito sa office eh. Kanina kasi yung superior ko sa office nag-message sa akin. Mm-hmm. Pinag-iingat niya ako sa mga tao sa office. Baka mga tao ng kalaban. Kasi siya and ako, vocal kami sa pag-oppose namin sa gobyernong to. Uh-oh. Sa Bangag administration, we're vocally against sa office. Uh-oh. Sabi niya, mag-iingat ka dyan sa mga kasama natin because baka if mangyari yung suspension ni Mayor Baste and di namin alam po sino ipapalit. Uh-oh. Ito, yung vice mayor nyo? Pwede din siya i-suspend, madam. Anything is possible. Anything is possible sa admin na to, madam. Even si vice mayor, Vice mayor lang ang papalit. Oo. Baka pagurguro din. Alam niyo naman tong administrasyon na to. Anything is possible sa kanila. Kaya nga. Diba sinabi ko na nga sa inyo last year. Ewan ko kung anyone is listening to me. Protect the eagle's nest. Kasi ang gagawin nila ang gagawin kasi nila niyan, wawasakin talaga nila ang foothold ng Duterte sa Davao. Kasi Davao lang talaga. Kasi hanggang meron silang Davao, malakas ang hatak ng mga Duterte kasi nakikita yung governance. So kung wala na silang exhibit. It's easier na. For... Yan ang kanilang dati.
And kaya nga sabi ko nga, no, oh, naku, kung ako kay Sara, tumakbo muna ako ng mayor uli ng Davao. So, so parang, kasi ang ganyan talaga ang gagawin nila, no, na wawasakin talaga nila ang mga Duterte. That is their agreement with the yellows. With the campings. That is their common enemy. As simple as that. And ganito, kasi ano eh, you know, di kami regular and renewal season next month. Mm-hmm. So kung may bigla ang ano rigodon dito sa ano sa kayo. Mini palace. Mm-hmm. Matatanggal ka, may chance na mawawala kami sa work. Matatanggal kami. Mm-hmm. Swerte na lang yung may mga security of tenure sa office. At saka wala silang pake, no? Wala silang pake na, sa mga bigla-biglaan na ganyan. Look at what happened to Sec Mabel, di ba? Yes, and also dun sa Davao del Norte, madam, nung nagkapalitan ng leadership dun, tinanggal lahat ng mga job order. Pinalitan. Ay, kay Mayor Jubahib. Kay Governor. Oh, yes. Yung mga pinerceive nila na close kay Gov, tinanggal nila lahat. So, possible na mangyari sa amin yung ganun din. Kaya, we're cautious. Pinag-iingat na din na kasi vocal ako sa pagiging against kay Bangag, pati sa asawa niya, pinsan niyang mga walang hiya. Nag-iingat kami. So ngayon, in case na magurguro din kami, naghahanap na ako ng work. Iba, just in case, in preparation sa posibleng mangyari. Kasi hindi malayong mangyari na mangyari sa amin dito sa Davao yung nangyari sa mga JO at COS doon sa Davao del Norte. Wala. Parang, sige na nga, may achievement na kayo. Pero, tumaas from the last year. Pero the thing is, you are just comparing yourself to yourself. Mm-mm. True. Well, nakakaloko. Para nakakaloka naman, no, kung nag-fail ka pa, kinumpir mo na lang yung sarili mo sa previous achievement. Kinumpir mo na lang yung sarili mo sa previous baseline mo sa sarili mo. Di ba, na parang baseline mo sarili mo? Paano yan? Yun yung alam mo, hindi kasi ito na yung ng mga ordinaryong Pilipino, no, yung konsepto ng baseline. Na parang, yeah, ako i-compare ko yung sarili ko sa sarili ko, talaga sabihin ko mas mabuti ako ngayong araw na to kaysa kahapon. Diba? We are setting ourselves up for mediocrity, Ms. Sas. Okay na tayo exactly. Sa mediocre na government because we think we deserve it. Yun lang yun. Kasi yung kay Digong, yung tourist arrival niya, kino-compare sa previous administration. Kasi doon mo makikita yung performance mo eh. Ano ba yung mga ginagawa mo ba ngayon? It's really making a difference compared doon sa policies ng predecessor mo or hindi. Ganun naman yan, no? Kaya nga, di ba, noong panahon ni Duterte, siya yung highest tourist arrival in the history of the Philippines. 9 million ba yun? 8.26 million. Hindi, 9 million. Yan yung highest. Ayan, no? Ha? 1 million yung mali yung record dyan, girl. Mm-hmm. Anong website yan? Hindi, yung statistics, that's not that reliable. Pero mga nasa 9 million ata. Pero galing sa ano eh, ito rin yung report sa, ito rin yung nakalagay sa, ang tawag dito, yung, sa data ng DOT. Tsaka ito rin yung 8.26 na, yung figure na ni-report nila sa PNA. Alam po na sa 9 million. Anyway, so ganyan yan, no? So, 9 million yan dapat isasama yung, course, no? Isasama yung OFW. Hindi. 9, alam ko 9 million siya. Anyway. Mm-mm. So, halimbawa ito, sinasabi mong, ang inaano niya is maganda yung pandemic recovery natin kasi nakaabot tayo ng 70%
Chorva on the second year. Yeah, fine. Na parang fine. That's your achievement na nakapag yung rebound mo, no? Yung pagka rebound mo. Pero the thing is, ano yung ako bibigyan ko sa iyo na hanggang doon lang yung achievement mo. Pero huwag mo sasabihin na tsaka yung achieve na mas maganda pa rin yung nagawa mo kaysa nagawa ni Duterte because ang kinaharap mo lang pandemic. Si Duterte, nung panahon niya, bakla lahat na halos ng media sa buong mundo, binababoy si Duterte, binababoy ang Pilipinas. Ganito ang Pilipinas, maraming patayan, gurguran, chorva. Pero look at him. 2017, 6.62. Actually, yun. Oh, tama. Parang, that's his first year. Hindi siya naapektuhan. Sa sobrang pangit ng international PR laban sa Pilipinas noong panahon ni Duterte, hindi bumaba yung kanyang yung tourist arrival when in fact everyone was thinking na bababa siya. Ikaw, tumambling-tambling ka na, nag-circus, sumirko-sirko ka na. Yung tourist arrival mo, parang tumaas lang ng konti kay ano ba yan? Tumaas lang ng konti kay ano, kay Pinoy, na parang you have to compare yung level of activities. Saka ano rin yan eh, ano naman ngayon kung maraming tourist, tingnan nyo yung pag-increase ng trabaho sa tourism industry. Meron data yan eh. Kasi kay Duterte, parang tumaas ata ng 9% or something like yung that. Meron naman talaga ng mga tao. Yung isa pa yung indicator kasi niyan, yung magkano yung ginagastos ng turista. Yes, hindi, ano yan eh, doon mo makikita na ramdaman ng tao kasi tumaas yung employment sa tourism industry. Yeah. Kasi titing naman yan dyan. Kasi pwede kasi yung anong klaseng tourist ba yung inaano mo? Kasi madaming ang turista galing ng South Korea, no? Kasi nga marami, girl, may mga pogo din ng mga South Korea. Ang mga South Koreans may pogo din sa may mga pogo din sila, may mga ganyan din sila exe ng eklabo. So ano ba yung basta titingnan mo dun is tumaas yung employment. Tingnan mo kung tumaas yung employment. Sa spending. Oo, spending. Bawat, oo. Kasi meron din ako experience dahil lagi ako sa... I think we have to go back to the Pinoy time. Okay, we are back to where Duterte started. Nobody believes that Duterte would win. And we're back there. No? We're back to that struggle. Na. Actually, even yung mga supporters si Duterte, we didn't even think that he might win. No? Baka makalusot pa si mga Rojas, ganyan, etc. Mm-hmm. Kasi dikit-dikit yung laban nun eh. Pero yun na nga ang eksena. Oo, medyo dikit-dikit pa. So, tas ang dami pa nung issue laban kay Duterte, di ba? Kahit kayo mga supporters ni Duterte, no? Na parang, shit, totoo kaya ito, ano, BPI. Mamamatay tao. Ganyan, di ba? Bagay. Okay, bagay. Do you remember that? Ang daming nag-turn off, na parang, shit, ano ba yan? So, parang everyone didn't think na, parang ang daming hard hurdle. Ngayon kasi, napatunayan na Duterte remains to be the highest rating president of all time. No? Well, at least, hindi naman natin alam yung rating ng iba, pero, you know, available data natin, siya yung highest. Mas mataas pa kanyang trust approval rating kay Aquino. And Aquino was like seen as the, what do you, whatchamacallit,
righteous leader, ganyan, ng karamihan. Pero si Duterte may pinakamalaking, pinakamataas sa trust rating. Mataas pa rin yung nanonood sa kanya. Diba? Ginurgur na lahat. Ganyan, lahat. Mataas pa rin. And you have to look at what the kalaban is doing to the Dutertes. Kasi kay Lenny noon, kung naman ginagawa si Duterte laban kay Lenny, kinakanti-kanti na niya si Lenny. Pero tinanggalan ba niya ng budget si Lenny? Hindi ah. Tinanggalan ba niya, ginurgur ba talaga niya si Lenny? Ganyan? Or pinagtanggol pa kamo ni PRRD si Lenny. Pinagtanggol pa ni PRRD si Lenny. Correct. Na huwag niyong galawin. Nung pandemic? Oh. Alam mo yung, nung pandemic, nakakaloka to si PRRD. Kasi, yung PACC, yung commission kung saan ang chair ay si Greco Bellica. Commission kasi yon. Parang presidential anti-corruption commission yon. Tapos ngayon sabi ganun ni ano, sabi ganun ni nung yung isang commissioner doon, Attorney Luna if I remember it correctly. Sabi ganun, ay si Lenny, meron tong violate na batas kasi 'di ba Lenny was raising funds para sa PPE, ganun yung mga medical supplies in EME. Tapos parang nakapag-collect siya ng 65 million pesos na donation sa kung saan-saan, ganun. Tapos nag-update siya doon eh, nakakolekta na tayo ng kineme, ganyan. Sabi ganun nung ano, nung taga PACC, oy, alam mo ba na merong executive order, administrative order na gawa si dating presidente Gloria Macapagal Arroyo na bawal ang solicitation sa lahat ng ano, lahat ng government official ay bawal mag-solicit ng pera. At ngayon, kung ikaw naman ay magsusolicit ng pera, meron kang mga dapat na sundin na mga reketitos. Sabi niya ganun, ikaw nagpaalam ka ba na ikaw ay magko-collect ng pera? Hindi ka nagpaalam, nangolekta ka na lang basta-basta. At alam mo ba na pag ikaw ay mangongolekta ng pera, dapat ang punta niyan ay sa civil defense. Lahat ng donasyon, lahat ng koleksyon, dapat doon daw yun mapupunta. So ipapaalam yun, tapos may mga reporting requirement, kineme. Ano ginawa ni PRRD? Tinanggal niya yung Attorney Luna. Yung Attorney Luna ang sinibak niya. Ano ang reason ni PRRD noon? Hoy, nasa gitna tayo ng pandemic. Kung gustong tumulong, hayaan yung tumulong. Tigil-tigilan niyo ako sa politika-politika na yan. Ayun. Ganun lang, bow. Ms. Yuri, masas, bababa na po ako. Thank you so much. Salamat po. Thank you, Cass. Diba, saka nakakita ng ganong politiko, diba? Parang, I mean... Yung ganda-ganda, akala ko may lahat. Ayan. At dito, Sas, ito papakita ko sa parang may... Napanood ko na nga yan. Ano ba, pinost po kaya? Pinost mo ba ito? Nakita. Oo. Kakaloka kaya, oh. Ayan, papakita ko sa mga hindi pa nakakapanood. Piplay ko lang saglit. I mean, mute ko lang ah, para makita lang natin yung ano niya. Hindi ko kaloka. Ano ba nagkikigilan niya? Ay, sobra na yan. Halata. Baka, ato, Joey, ano yan? Baka may malunggay sa ngipin niya. Kaya ganun. Ano yan sa ate Joey? Dry na ba? baka may nganga lang, Miss Joey. May nganga. Baka may tinga. Yung mata ni BBM, soulless, no? Walang ka, patinignan mo, parang tumatagos ka lang. Oo. Ano na, yung ano, no? Yung, yung soulless talaga. Tita Eats, no? Gawa sila lang, gawa ng meme ni Alice Go. Itabi nila yan, no? Mm-mm. Eh, that's ano ha, yung parang ano ba to, sobrang
until now, Mr. President, 'di ba? Parang I mean when people talk about when people talk about yung parang tama na yung batak ganyan ganyan, yung parang eh pucha, parang kasing parang kahapon lang bumatak to eh, ano ba to? 'Di ba? Baka but kasi tatamatay na niya kahit isang araw lang nawala, Joey. Di ba merong ganun? Yung magka-crush na talaga siya pag isang araw, oras lang ang usapan dyan eh. Yung fix mo kailangan parang regular na eh. Ha? Drug dependency na yan. Hindi siya regular na umiiwi, no? Meron siyang meron siyang time na chill lang yung panganya. Bakit may mga times na hindi chill ang panga niya? Na hindi chill yung panga niya. Diba? May mga araw na, to be fair ha, may mga araw na chill lang yung panga niya eh. Pero bakit, ba't biglang nagkaganyan niya? Hindi, baka kasi ito yung mga time na tumodo siya. Tumodo siya tapos akala niya wala siyang meeting. Hindi, tumodo siya kasi wala lang hearing. Tapos na oo nga. That's why I'm telling you na well, that is the worst case, no? For those who are against BBM. Eh, ako, mm-hmm. ako kasi it's better to plan for the worst case scenario. The worst case. So, but for me, it is the realistic case as well. It's the realistic case as well that he will finish his term. Unless na magkaroon ng isang deus machina. Ganon. Ganon ang level. Yung tipong, ay, hindi ko expected itong ganitong turn of events. Ha? Ganon. Unless magkaroon ng ganon. Pero right now, BBM is checking all the boxes of continuity boxes, of term. Na makatapos siya ng term niya. Ayun na nga, hindi pa rin natin alam, baka magpatuloy pa siya ng more than that. Kasi wala naman kasi nag-o-oppose. Wala nag-o-oppose sa loob ng Congress, wala nag-o-oppose sa Senado. Yun ang pinaka-importanting opposition eh, yung nandun sa loob ng government. Wala tayo nandito na sa peanut gallery. Inday, pag ito si Inday, pag nag-oppose to, mas magiging mas malala pa mararanasan niya sa naranasan ni Lenny. Kasi si Lenny, at least may allies ito si Lenny sa Senado at Kongreso na nagtatanggol sa kanya. So, si Inday, parang, kung mag-oppose si Inday, kung tumiwalag si Inday, maswerte na lang si Inday kung bigyan pa ito ng budget na kasi mag-approve ng budget niya si BBM, mag-a-upset kasi tambaloslo. So parang, alam mo yon, marami talaga ang maraming factors na dapat i-consider. Pero most probably si BBM is makakatapos ng term niya. Feeling ko nga, baka may chance pa to mag-declare ng martial law. Eh. Alam mo yon. And to lengthen his term. Kasi wala namang, parang, hindi naman nagsabi kanina na parang they have been testing us kung ano yung kaya pa ng sikmura ng mga tao. May lahat na ginawa na nila. Hindi pa rin tayo na-offend. Wala namang, parang, correct. Oo, hindi pa na-offend yung karamihan. Parang, yung, okay, bahala ko.